Naniniwala ba kayo sa time travel? Alam niyo ba na meron ng time machine ang Vatican at ginagamit na nila ito para makita ang nakaraan at hinaharap? Lalong-lalo na ang Crucifixion ni Jesus. Ang device na ito ay tinatawag na Chronovisor. At hindi ito tulad ng time machine na napapanood mo sa movies na tinatransport ang isang tao sa mismong oras at petsa sa nakaraan kung kailan nangyari ang event. Ngunit, ang device na ito ay magpapakita lamang ng mga litrato at sounds sa mga past events. So, kumbaga, para ka lang nanonood ng telebisyon. So, paano nga ba nangyari ito? Imaginin mo kapag nakaharap ka sa salamin, ang nakikita mong refleksyon ay hindi ang present, kundi ang nakaraan in millions of a second before. Yung pag-travel ng light galing sa refleksyon ng salamin pagpunta sa iyong mga mata will take time. So, imaginin natin kung malalayong lugar kagaya ng mga galaxies na millions of light years away sa isa't isa. Halimbawa, may isang scientist sa isang planeta na 2,000 light years away sa Earth na gumagamit ng napaka-powerful na telescope para ma-observe tayo dito. Ang makikita niya ay hindi kung ano ang ginagawa mo ngayon, nagsa-social media or naglalaro ng Mobile Legends, kundi ang makikita niya ay kung ano ang buhay dito sa Earth 2 centuries ago. So hindi niya makikita ang Mall of Asia or ang mga naglalakihang building ng Makati, kundi ang makikita niya ay yung pamumuhay dito 200 years ago. Kasi ang present light natin ngayon ay kailangan pa mag-travel in light years away bago makakating sa kanila. So gamit ang logic na to, binuo ni Cardinal Padre Ernetti ang Chronovisor sa taong 1960s. Kasama ang 12 scientists sa isang top secret Vatican project. Kasama niya sina Enrico Fermi, nagmawa ng unang nuclear reactor, at si Wernher von Braun, nagmawa ng unang space rocket. Ayon sa kanila, nung naging successful na ang project, they were able to witness yung mga important events na nakaraan kagaya ng Last Supper, Crucifixion or Death of Jesus Christ, and yung atomic bomb of Sodom and Gomorrah. Pero, dinismantle din nila ito kasi natakot ang simbahan na baka mapasa kamay ng mga masasamang taong device at gamitin ito sa maling bagay. Ngunit, bago nila ito gawin, kumuha muna sila ng pictures ng Crucifixion as proof na totoo talaga ang device. Pero, nung nalaunan, diniscredit ito ng mga experts. Sabi, fake daw or hoax. Nung naging maingay na ang issue na ito, naglabas naman ng official statement ang Vatican regarding sa device na ito, na ang existence ng Chronovisor ay hindi po totoo at puro haka-haka lang. Pero bago namatay si Father Ernetti, iniinsist niya na totoo ang device. Sa katunayan, tinago lamang ito sa mga chambers ng Vatican. Kayo ba? Naniniwala ba kayo sa time travel? Naniniwala ba kayo na meron ng ganitong klaseng device sa kasalukuyan at ginagamit na ng ibang makapangyarihang bansa? Tingin nyo,